A blessed day, Kapamilya! Welcome to GDiaries Updates! Isa sa mga paborito kong lugar sa Pilipinas ay ang Bulusan sa Sorsogon. Aside from being a beautiful place, marami akong memories dito, kasama ang community at ang mga G-Squad. My sister Gina also loved this place so much. The story of our communities in Sorsogon also shows na walang imposible basta't sama-sama tayo sa pag-aalaga sa kalikasan at pagpapaunlad ng komunidad. That's why it's my pleasure to bring back our exciting episode in Bulusan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga proyekto natin sa Sorsogon. And to strengthen our Kapamilya's resolve to work together to protect and love the environment, patuloy tayong nagko-conduct ng mga Earth Warrior trainings. And later, ipapakita natin sa isang masaya at makabuluhang Earth Warrior training sa Bulusan last year. Happy viewing, Kapamilya! Whoosh! Magandang araw mga kapamilya. We are here in Bulusan, Sorsogon for two very important events. Ang Share the Love Caravan at ang Bulusan Eco Trail Run. Para sa okasyong ito, kasama natin ang ABS-CBN Foundation, I Love Foundation, Bulusan LGU at ang Agap Bulusan. And of course, kasama din natin ang Kapamilya TV host na si Tina Marasigan at Kapamilya singer na si Sam Mangubat in these special events for the environment and for the Filipino people. Makakasama din natin si Mayor Michael Guisayco ng Bulusan. Tina, Sam, Mayor Mike! Sir Ernie, maraming salamat po at naisama niyo po kami dito sa magandang lugar ng Bulusan, Sorsogon. Maraming salamat po. Yes, at maraming salamat po dahil excited kami na mag-participate sa mga activities natin today. We have so much in store for you in this episode. So mga kapamilya, let's begin to share the love in... GDiaries Season 4, Bulusan! Share the love sa kabataan, share the love sa kalikasan. Tara na tumulong tayong baguhin ang mundo. Share the love to San Visayas, share the love from Mindanao. Sa makasabayanihan, no better time than now. To share the love, ipakita mo. Share the love, ibahagi mo. Let's change the world together, make million lives much better. Share the love. Share the love, ibahagi mo. Let's spread the love to everyone. We gotta share the love. Share the love. Share the love. Yeah. Thank you.
GDiaries! Let's start our busy weekend here at the Dagkalan Beach for the Share the Love Caravan. At syempre, sama-sama dito ang iba't ibang programa ng ABS-CBN Foundation, ang Bantay Kalikasan, Bantay Bata, at syempre, ang Sagip Kapamilya. Tama, at grabe dahil there is so much love and beauty dito sa Bulusan, kaya naman perfect place ito para sa ating Share the Love Caravan. So mga kapamilya, samahan nyo kami ni Tina at ni Sam on this special occasion. So, sa Share the Love Caravan, ang gusto talaga natin ay maibahagi natin sa ating mga komunidad ang iba't ibang advokasya ng ABS-CBN Foundation. So, sa araw na to, makikita natin yung pagsasama-sama ng Bantay Bata, ng Sagip Kapamilya at ng Bantay Kalikasan. Katulad ng sabi ni Ms. Gina, hindi ka pwedeng mag-develop ng isang area kung hindi mo tinatamaan o hindi mo rin naapektuhan kung paano yung pananaw ng komunidad sa pangangalaga sa kanilang kabataan at kung paano rin sila magiging ligtas sa panahon ng sakuna at paano rin nila pangangalagaan ng kanilang kalikasan para mas maiwasan natin at mas maging handa tayo kapag may dumating na mga natural na kalamidad. Yung mga bata, lagi nating gustong imulat doon sa mga konsepto ng child protection and child welfare. Ibig sabihin, kailangan alam nila yung mga karapatan nila at alam nila kung paano po proteksyonan yung kanilang mga sarili sa lahat ng pagkakataon. So yung mga good touch, bad touch, ayan, tinuturo natin yun sa mga bata. And then, meron tayong storytelling, kasama natin ang Sagip Kapamilya, all about being prepared in the face of a calamity. Sa Junior Earth Warrior training naman natin, marami tayong laro, kaalaman na ibabahagi tungkol sa mga napakahalagang issue kailangan pag-usapan tungkol sa kalikasan ngayon at paano bilang kabataan at bilang mga magulang din ng mga kabataan nito, paano sila matutulungan ng mundo, lalo na sa ating panahon ngayon na ang dami nating kinahaharap katulad ng climate change, ang ating solid waste management, biodiversity destruction. So lahat yan mapag-uusapan natin ngayon. Higit sa lahat, gusto nating magkaroon ng damayan, no? Ng malasakit sa isa't isa sa buong komunidad. Sabi nga natin, hindi ka kailangang kadugo para ikaw ay maging kapamilya. So lahat po nagsama-sama para dito sa Share the Love Caravan po na ito. In other words po siya, parang kasi ang tinatawag din natin siya, Kapamilya Day. So from the parents to the kids, it was a day for them to come together, to enjoy yung Dangkalan Beach at the same time para matuto po sila. So yung parents natin, mas na palalim yung kaalaman sa pagiging isang ligtas na pamilyang Pilipino, handa na pamilyang Pilipino, at makakalikasang pamilyang Pilipino. We're here again at the beautiful Dangkalan Beach kung saan magsisimula ang 6th Bulusan Eco Trail. And this Eco Trail aims to raise awareness about how beautiful the town of Bulusan is. At sa Eco Trail na ito, makikita natin ang ipinagmamalaking tourist spots ng mga Bulusano. Alam nyo, Tina, Sam, yes. Ang kapatid ko si Gina, nakapunta na siya dito. At sobrang namangha siya sa lugar na ito. Ready na ba kayo? Ready na, sir! Yes. Yung Eco Trail Run po natin ay isang event na hino-host yearly ni Bulusan. So, ito po yung 6th year nila ng pag-host. Basically, ang gusto po nilang iparating sa mga bisita or sa mga lokal is yung kagandahan ng Bulusan, yung pwedeng makita, yung potential nila kapag may mga gustong tumulong, kung saan sila pwede mag-invest para mapalawak or mapalago yung local economy. Kumbaga sa ecotourism na package namin dito, marami tayong pwedeng i-offer like Dangkalan Beach and the famous Bulusan Lake, ang mineral springs, waters, rivers, and of course yung Mount Bulusan na talagang inaakit ng mga tourists, foreigners, and of course yung Bayugin Falls,
Tsaka marami pa kaming falls dito na undiscovered na pwede nating ma-discover. Dahil hindi year-round, umaani ang ating mga farmers or year-round na nakakahuli ng isda ang ating mga mangingisda. Ang goal ng Bulusan Eco Trail Run, ang isa doon sa goal nila is mabigyan ng year-round source of livelihood and income ang ating mga Bulusenyos. Ang goal ko is maging independent ang mga tao sa amin na with that tourist destination, so magkaroon sila ng magandang hanap buhay. Yung eco trail natin ngayon pang-anim na eh. So yung ngayon naman, para siyang tinatawag natin takbo sa kalikasan. So more on environment siya. So yung trail natin, papakita namin yung kagandahan ng buong Bulusan, Bulusan Volcano Natural Park, and the same time para na ma-appreciate nila yung ganda ng kalikasan. Ang rule po natin dito sa Bulusan Eco Trail Run, tayo po yung magpapakita. Hindi lang po sa mga runner ha, pati po sa mga manonood po ng ano natin, ng trail run natin ha. Pakikita po dito kung ano po yung meron ang Bulusan. So malaki ang mga itutulong ng Eco Trail Run kasi tulad dito, mapopromote natin sa buong mundo, mabibisita tayo ng iba't ibang tao. So malaki yung mga income ng mga homestay, mga transport, at the same time yung sa mga palengke, mga bilhin. So mag-i-improve yung ating ekonomiya. Yung sangguniang bayan, hindi nagpapabaya, lalo na yung pinopromote namin yung eco and agritourism. Itong eco trail kasama po siya sa ecotourism dahil yung ibang mananakbo, mga taga-ibang lugar, kasi dadaanan niya yung mga tourist destination. E pagdadaanan niya na yon, pagdating doon sa kanila, siyempre, hindi maaalis, magkikwento yon kung gaano kaganda ang Bulusan. Bilang isang tourism officer sa amin pong munisipyo, ang ginagawa ko po is to check na yung mga guests natin in all our destinations na kayang abutin ko in the day ay mabibigyan ng tamang assistance. Like for example po sa Bulusan Lake, which is our parang banner na tourism destinations ng Bulusan, siya talaga yung icon. So in the past years, hindi masyadong kilala yung Bulusan Lake, but because of the services, added services ng mga guides natin with Agap Bulusan, with intervention po ng local government unit, nakita po namin yung influx ng tourists. And in fact, there is a sudden rise in tourist arrivals po doon sa lugar. And we're very thankful with I Love na because of performance po ng Agap Bulusan, nagkaroon ng partnership with I Love. Nakilala yung Bulusan eh. So, kung noon, base sa ano namin, it's medyo nahirapan kami sa promotion. But because of I Love, isa yun sa pinaka magandang tulong na nakuha namin out of the different partnerships that we have. Nung pumasok na po yung I Love and na-promote ang Bulusan is of na isang ang tourist destination, so nagbago po ang lahat. Mas naging involved ang MDRRMO sa community. Papasalamat ako sa ABS-CBN Foundation, of course, I Love, kay Ma'am Gina Lopez. Talagang siya ang tumulong sa amin dito pagdating sa ngalan ng turismo. I'm gonna try my best na ma-reach yung goal. Ano bang goal? 7 kilometers. So sana matapos ko. Sobrang excited ko kasi matagal-tagal na akong hindi tumatakbo. Araw-araw tayong lumalakad sa busy streets, busy highway ng Metro Manila. Ngayon, iba naman. At saka pinakamaganda dito, this is for a cause. And while you're doing this, naaaliw ka sa magandang tanawin ng Bulusan. May nakilala kami dito, isang 65-year-old na tatakbo ng 28K. Ano ang pangalan ninyo? Danilo Lim. Danilo Lim? Danilo Lim. Ilang oras niyo gagawin tong karera na to? Basta hindi lang makalampas sa cut-off time. Ano yung cut-off time? Sabi, mga 11:30. 11:30? So, mga 4 hours. Kumaka-start, o. 4 and a half? Oo, 4 and a half. Wow! Two,
ako maligo. Hinintay namin talaga kayo. Kamusta po? Mamamatay na. Pagod pero worth it po. Nakatulong po tayo sa nature, then dito din sa bulusan. Lapit na. Pagod na ako. Gusto ko ng fried chicken. Gusto ko ng hamburger. Go, go, man! Go, go, go! Yay! Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord! Grabe, Sir Ernie. Sobrang hands down kami sa inyo, ni Tina. Oh my God. Sabi ni Sir Ernie, correct. Ang tip daw para matapos na maayos yung race is hinay-hinay lang sa umpisa. Huwag mo ibibigay. Pero nakita ko si Sir Ernie, parang 2 minutes, ang layo na sa atin kasabay na. Pero nakakatuwa, sir, kasi ang dami pong maganda na nakikita habang tumatakbo. Tsaka ang linis po ng paligid. Kalimutan ko pala sabihan sa inyo, isa pang tip yung pag-akyat ng bundok, lakad. Pag downhill, takbo. Takbo, yun. Kahit yung mga tao, nag-aabang sila ng mga runners. Yeah, may audience tayo. Nag-cheer sila, pati dun sa mga kapwa natin runners, sa mga kababayan nila na sumama sa race. Kanina may mga nakasabay tayo. Bata, meron na may edad, meron na mga millennials, meron pamilya, nakakatuwa. May nagbabarkada. Kaano feeling mo? Ako kasi sir, mas na-enjoy ko yung paligid. Sabi ko, ang ganda nung ano, nag-picture-picture ako ng mga nakita ko. Kaya, and nagpa-face din kasi ako kasi first time ko nga. And salamat po sa GDiaries kasi nakasama ako dito. Effort po dahil buhangin. Pero kapag nakalampas ka naman na, parang ito yung medyo warm-up mo eh. Kaya masaya. Thank you so much. Thank you. Salamat, thank sir. You. Salamat. Lubos po naming pinapasalamatan lahat po na nakilahok sa ating 6 Bulusan Eco Trail Run. Ito po ang inyong suporta, ay hindi lang po suporta sa event, but suporta po ito natin sa ating community at sa patuloy nating na protection, conservation ng ating lugar at saka isa rin po ito sa advokasya natin para po na magawa din po sa ibang lugar. Sa ating pong mga kababayang, mga bulisenyo, ipagpatuloy po natin ang pagmamahal sa kalikasan, sa pamamaraan po ng protection and conservations para po sa ating susunod na mga henerasyon. Hindi lang ako privileged and honored na isinama nyo dito ng GDiaries, alam nyo, kasi I've been confined sa, you know, sa Manila. Confined talaga yung word kasi, alam mo, napakatagal na panahon bago ko ulit nakita yung nature. Na-realize ko kung gaano kalaki talaga yung naging impact ng ating late na si Miss Gina Lopez. Napakalaki ng tinulong ni Miss Gina Lopez na lahat yung mga tao dito, lahat bukang bibig nila yung mga nagawa ni Miss Gina. Sobrang sabi ko, wow, very inspiring. Yung Share the Love Caravan, ayun nga, nakita ko kasi na from the youngest people pala, yung talagang tinitrain na, which is tama. Tama kasi minsan ang mga bata, yun yung mga, sabi nga nila, sponge daw ang utak ng mga bata, kung ano nakikita nila, na-absorb nila. And to have this kind of people na nagsusurround sa kanila, na bata pa lang, natuturuan na hindi, kailangan mo maging concerned na sa bansa mo, sa bayan mo. It's inspiring. Nako, masayang-masaya po ako. Kanina nakita ko dito, kahit hindi ko kasama si Miss Gina, parang kasama ko na rin siya eh. Sa bawat
ginagawa nilang pag-aalaga sa lugar nila, tatak GL, nanatili sa kanila yon. So I think yun yung tagumpay nung mga ginawa ni Miss GL nung nabubuhay siya. Kahit sa ang sulo ka pumunta dito, ibibigay ng nature yung pangangailangan mo, pero kailangan mong alagaan. Yung Bulusan Eco Trail Run, enjoy na enjoy ako kahit ginawa ko lang yung 7K. Napaka-challenging niya. At ang ganda ng lugar, nakikita mo yung mga bundok, nakikita mo yung rivers, nakikita mo yung waterfall, at nakikita mo yung Bulusan, napakagandang lugar talaga. Ang maganda rito sa Bulusan ay nagtutulungan talaga lahat. May LGU, may mga volunteers, may mga participants, nagtutulungan talaga. At itong kailangan para umunlad ng bansa natin. Ang volunteerism ay sa akin napaka-importante dahil ang puso ng isang volunteer, ginto talaga. Ang puso ng volunteer, hindi hinahanap ang pera. There is a higher goal, a higher good. Ang puso ng volunteer, may pagmamahal, may malasakit, may tiyaga. Kaya makikita mo rin sa mga volunteer dito sa Bulusan, kailangan na kailangan ito. Lalong higit sa simula, kasi sa simula, pahirapan talaga . People make sacrifices. Alam mo si Gina, ang values niya naman ay hindi naman kakaiba. Ang kakaiba ay isinasagawa niya kasi ang values niya . Pag sinabi niya, share the love, talagang ginagawa niya. Pag sinabi niya, kailangan magkaroon ng integrity, may integrity naman talaga siya. Sa mga taon na darating, kailangan talaga ipagpatuloy natin yung mga adhikain niya, ang kanyang mga paniniwala. Tuwang-tuwa ako dito sa Bulusan at I encourage all of you, lahat ng mga viewers natin na dumalaw dito. Kakaibang lugar na to. Thanks for watching, Kapamilya. Now let's see what goes on in our Earth Warrior trainings. Talagang every Filipino is an Earth Warrior. At sana kayo naman ang makasama namin sa susunod na mga Earth Warrior trainings. Till next week, Kapamilya! Whoosh! Mula sa ABS-CBN Foundation, I Love Foundation, and mula sa puso, gusto lang po natin pasalamatang unang-una ang munisipyo ng Bulusan, si Mayor, si Vice Mayor, ang SB, ang Balay Buhay sa Uma, ang MDRRMO, ang PNP,
DFP, and RHU Bulusan, the provincial government of Sorsogon, through the able leadership of Governor Cheese Escudero, the Department of Tourism Region 5, the Bulusan National High School for the marching band, our Pantomima dancers for the warm welcome, and Brian Hila for the entertainment during the Luwao dinner. Maraming salamat sa Barangay Dangkalan Kagawad. Salamat sa suporta nyo bilang naging host kayo ng Eco Trail Run and Share the Love Caravan. Mula sa puso, punong-puno ng pagmamahal. Shhh!